Grabe nga mga idol ang ipinakita ni James Wiseman ngayong araw laban sa team ng Miami Heat. Pero bago natin yung pag-usapan, balita muna ni Shams patungkol nga sa team ng Lakers. Sabi niya, LA Lakers are working out free agent centers Tristan Thompson and Tony Bradley this week. Yan ang binalita daw sa kanya ni Atty. Jovan Buha, isang Lakers reporter. Well mga idol, isa lang naman ang halos lahat ng reply ng mga LA Lakers fans. Natatawa nga sila at bakit daw interesado ang team ng Lakers dito kay Thompson. Alam naman natin na may connection siya dito kay LeBron James, pero this late of his career mga idol ngayong 2023 ay siya ngayon ay parang nasa early retirement stage na ng kanyang career. Nag-host na nga ito mga idol sa ESPN na parang pagpapakita nga na tapos na talaga ang kanyang NBA at basketball career. Pero mga idol, na-intriga nga ang mga Lakers fans dito kay Tony Bradley, isang batang big man mga idol na currently free agent kagaya na binalita ni Shams. Etong si Bradley mga idol ang parang perfect center na kulang nga sa Lakers ngayon. Dahil he can get rebounds mga idol, he can defend, kaso hindi lang siya ganun ka-athletic. Kumbaga ang perfect center, kapares nga ni Anthony Davis. Parang mala Dwight Howard na less athletic, mala JaVale McGee na less athletic. Yun nga daw ang perfect description para dito kay Tony Bradley ayon sa mga LA Lakers fans. Pero tingnan pa natin yan mga idol kung sino ang papasa dito nga sa workout ng Lakers dito sa dalawang big men na ito. Pero alam natin ang mga Lakers fans ayaw si Tristan Thompson na pumunta sa LA Lakers. At ngayon nga mga idol ay pag-usapan na natin itong new addition ng team ng Detroit Pistons ngayong mid-season na walang iba kung hindi si James Wiseman. Dahil ngayong araw nga inagtala siya ng kanyang career high laban nga sa team ng Miami Heat na alam naman natin na meron niyang matinding interior defense sa paungunangan ni Bam Adebayo. Well, si Wiseman ngayong araw against kay Bam at kay Kevin Love ay nagtala lang naman ng 22 points, 13 rebounds while shooting 10 out of 13 sa field, 77%, and 1 out of 1 sa kanyang mga 3-pointers. Talaga naman mga idol, pinakita niya ang moves niya dito kay Jimmy Butler pati na rin kay Bam Adebayo. At ngayon nga i-breakdown natin, panoorin natin ang kanyang mga puntos. Well, sa first play pa lang mga idol, gandang positioning na in the middle na nakuha nga ng easy baskets. Then great position kay Kevin Love na lock niya nga in the paint. And then pinostian niya mga idol si Bam and then sumugal si Bam sa pag-steal. Kaya naman pinerusahan siya ng dunk ni Atty. James Wiseman. And then itong si Love, binibigyan siya ng open 3-pointer and guess what? James Wiseman can knock those down. And then si Jimmy Butler, gugulangan pa ang batang player pero mautak si James Wiseman. Gandang balance resulting to a dunk and then step back jumper over kay Bam Adebayo. Swish nga yan. Pagpapakita ng kanyang potential and then handles mga idol. Finishing through the contact over kay Bam Adebayo, namintis niyan pero great instinct to get the rebound and then end one mga idol. At isa pa ito, great positioning over na naman kay Bam Adebayo, mabilis na second jump. Easy dunk ang nagresulta niyan mga idol. And then here, offensive rebound over 3 defenders ng Miami Heat. Easy 2 points para kay James. And then no match mga idol, itong si Max Truss sa haba neto nga ni James Wiseman. Ever since nga na nalipat itong si Wiseman mga idol, napansin ko lang na komportable na sa paglalaro itong si Wiseman dito nga sa kanyang bagong team na Pistons. At ang nakikita ko ngang posibleng dahilan dyan mga idol ay dahil pwede na na magkamali dito si James Wiseman. Dahil nung nasa Warriors siya mga idol, kapag siya ay may isang mistake lang, mistake sa defensive coverage, bad shot, bad pass, ay parang binabangko agad siya ni Atty. Coach Steve Kerr. At maintindihan naman natin yun dahil mga idol, ang Warriors ngayon are currently gusto na mag-contend for a title. And they cannot handle mga idol a young player na natututo pa at nag-adjust pa sa kanyang paglalaro. Kaya nga I think it's a win-win mga idol para nga sa team ng Golden State Warriors dahil bumalik naman sa kanila si GP2. Pero I think in the long run mga idol, maybe 6 to 7 years ay makikita natin na magsisisi ang Golden State sa pagdi-trade niya dito kay Wiseman kapag na-reach niya na ang kanyang tunay na potential. Anyways mga idol, naniniwala ba kayo dito sa potential ni James Wiseman sa NBA? Kagaya nga ng paniniwala ni Stephen Curry sa kanya na in the future nga daw ay isa siyang MVP candidate? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.